Annyeonghaseyo. Welcome to Usapang Hallyu, your Korean guide in the Philippines. Makakasama natin ngayon si Hannah Petrache. Hello, Hannah. Hi, Ate Mai. Welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. So ngayong gabi, exciting ang magiging topic natin. Right, Ate Mai? Yes. Sa mga nag-aabang dyan, pasensya na po at medyo na-delay ang ating Usapang Hallyu tonight. Mm-hmm. Pero samahan niyo sana kami tonight para pag-usapan yung isa sa mga favorite, I think masasabi natin favorite K-dramas ng mga Pinoy ngayon, di ba? Tama ka dyan. Kasi alam mo yon, bago lang siya, very fresh ang ideas na pinepresent itong drama na to. So I think marami talaga yung na-attract na panoorin itong drama na i-discuss natin ngayong gabi. Hello? Hello, Sam! Hello, Marcy! Hi, Sam! Thank you for watching! Thank you for watching, ah. Thank you for the support. Ayan, isa si Salima Refran sa mga nanonood pala ng startup. Tama ba, Sam? Team Dosan ka ba o Team Ji-pyeong? Parang feeling ko, ano eh, medyo merong yamado at may dehado dun sa debate na yan. Parang nararamdaman ko merong may landslide victory. Oo nga eh, pero ang aabangan natin, sino ang victorious dito sa Team Han Ji-pyeong or Team Dosan o yung tinatawag nating Team Living Buddha or si Team Good Boy? Or parang mabait Team Good Boy, oo. Yeah, oo. So, okay, yan. Sa mga brief background lang sa mga hindi pa nakakapanood ng startup, streaming yan on Netflix sa Pilipinas and it stars Bae Suzy, si Nam Joo-hyuk, and then si Kim Seon-ho, and Kang Han-na. Tapos yung story niyan revolves around the world of startup companies. So, totoo. Sa mga hindi pa nakapanood, ano, try niyo, it's a very interesting story. At syempre, nandyan yung love, nandyan yung kilig. At meron din mga stories, meron din mga lessons about life. Gaya ng mga typical na K-dramas na napapanood natin. Ikaw, Hannah, ano, updated ka na? Yes, medyo updated ako. Kasi ang ganda din naman kasi ng startup. So, tuloy-tuloy mo siyang mapapanood talaga. Ang comment ko nga lang, nagulat ako. Kasi usually, di ba, ang mga K-dramas, one hour lang siya. Tapos, yung pinapanood sa gabi ko, ala, bakit feeling ko nakaka-two episodes na ako? Pero in fact, isang episode pa lang yung pinapanood ko. Pero kasi interesting naman yung flow ng story. Tsaka for me, mabilis siya, in fairness, kahit na one hour and a half siya. Tapos, lalo na yung first episode, di ba? Parang ang dami-dami nangyari. Totoo, sobra. Kasi parang tinakle na yon from bata sila hanggang doon sa paglaki agad. So parang sabi ko, ha? Huh? 1.5 hours pala yung pinapanood ko. So okay siya for me. Hindi naman boring. And every episode, merong mga bagong revelations naman. So kaya interesting yung startup. And also, di ba? Parang kakaiba siya kasi, 'di ba, yung they're talking about how to start a business. So you know, Korea naman kasi is parang a high-tech parang sabihin mo nang very technologically advanced na bansa. So it's very interesting na makita yung mga dine-develop ba nila Dosan, 'di ba? Kasi hindi ako ganoon na klase ng mga technical na tao, ganyan. Tapos how you start yung mga presentation, yun pa lang ido sa promotional na photo ni Bae Suzy, 'di ba, ni Dalmi, na parang ako, ano to, nagpe-present siya, para siyang si Steve Jobs. So parang ang galing lang na meron palang ganong kind of environment na possible na talaga nangyayari sa Korea, yung mga investors, yung mga startups, and for those na interested nga dun sa mga starting up a business, a company, may natututunan naman ako more or less sa kanya. So, okay siyang panoorin. Maliban doon sa pinag-uusapan natin na Han Ji-pyeong or si
Team Dosan. Yun. Oh, ayan na nga. Speaking of Team Ji-pyeong, no? Ayan na yung mga... ayan na po sila. Sumusugod na po sila sa comment section. Mm-hmm. Gaya ng inaasahan natin, Team Good Boy, si Salima Refran. Mm-hmm. At pati yung tatay niya. Oo. Oh. Team Good Boy. Team Good Boy. Hello, Daddy. Hello. Ayan si Mabel. Team Ji-pyeong din. At si Morrison. Yakela, mga Ji-pyeong. Nasaan naman mm-hmm. yung mga Team Dosan dyan, no? Samahan niyo naman kami sa usapan ngayon. Ako, hindi dapat mapapatalo yung mga Team Dosan dyan. Oo. Guys, yung mga Team Han Ji-pyeong, sabihin niyo kung bakit niyo gusto. Ayan, si kung bakit niyo gusto si Han Ji-pyeong. And for those who like Team Dosan, sabihin niyo naman sa amin bakit niyo gusto si Dosan. Pagtanggol natin ang ating mga bias. Oo. Pagtanggol niyo naman si Living Buddha, oh. Oh, hindi. Love natin yung si Nam Joo-hyuk. Sobrang ang laki ng improvement sa acting ni Nam Joo-hyuk. Kung mapapanood mo yung mga past dramas niya, talagang nag-improve siya. Siguro dahil na rin sunod-sunod yung mga projects niya lately, di ba? Si okay. Nam Joo-hyuk. Let's go to the first episode pala of ano of wait na. Let's go to the first episode of Startup. Mm-hmm. So first episode, so gaya na na-mention natin, dami nangyari. Ang dami nakakaiyak. Ikaw, di ba, Hana, sabi mo, first episode pa lang, pinaiyak ka na. Oo. Totoo din naman yan. Kasi maganda yung yung development, yung family relations ba nila, mm-hmm. di ba? So parang, it's, but, can we mention spoilers here? Hindi masyado. Oo. Talaga, kasi, okay. Think, get ready. Siguro naman, sorry sa mga hindi pa masyadong nakakapag ng startup or hindi pa nag-start sa so startup. Mm-mm. Pero ito pong live stream namin ngayon para sa mga ano na, updated na sa startup. Kasi baka may mga ma-mention po kami na spoilers at naiis po kayo. Mm-mm. Ano, warning na rin po. Opo. So, we can't help but mention. What's your favorite scene, Hana, sa episode 1 ng startup? Okay, sa first episode ng startup, gusto ko yung part na nagpe-present na yung dad. Pero parang mm-hmm. meron akong feeling of, oh no, may masamang mangyayari. Kasi di ba makikita mm-hmm. naman yung scene before that na parang yun nga, nung tumatawid siya, nabangga mm-hmm. siya. So while presenting, yon may nangyari. Parang makikita mo na, okay, may sugat siya, ganyan-ganyan. Pero nakita ko yung determination ng dad niya para lang maging successful yung business niya kasi gusto niyang mabawi yung family niya. Which is, parang alam mo yon yung feeling na dads will really do everything para doon sa pamilya nila dito sa ano na to. So parang doon ako medyo naiyak. And then, nung may nangyari na nga, yon talagang na-touch ako, naiyak talaga ako. And then, so after nun, yung parang, yung ginagawa din, gusto ko rin yung part na ginagawa din ng lola ang lahat para ma-comfort yung granddaughter niya. So for the first episode siguro, family, yung relationship sa family, yun yung gusto ko na pre-present nila doon sa episode 1. So ikaw Ate Mai, anong-ano mo? Ako, alam mo, sa totoo lang, talagang naiyak ako dun sa ano relationship ni Harmony tsaka ni Han Ji-pyeong. Diba, nung una parang si Ji-pyeong, sobrang, dahil nasa dinanas niya nung orphan siya, dami niyang pinagdaanan, parang meron siyang trust issues eh. So, nahirapan siyang magtiwala. So, kahit na ang ganda naman ng intentions ni Lola. Mm-mm-mm-mm. Parang lagi siyang, lagi niyang iniisip na may masama, na may masama din sa gagawin sa kanya. Pero si, pero later on, dun sa episode na yun, nakita natin, no, na pinakita talaga ni Lola yung pag-aalala niya kay Ji-pyeong.
Mm-hmm. Pero merong eksena doon, yung ano, yung goodbye scene nila. So nakaka-touch yun. Yung may line si Lola, naalala mo yung may line si Lola na sabi niya, don't call me if you're happy. Mm-hmm. I'll just get jealous. Mm-hmm. Call me when you're sad. Don't mm-hmm. stand in the rain. May gano'n. Tumatak yun sa akin. Sobrang, tapos, di ba, paalis na siya. Tapos, biglang niyakap niya ulit si Lola. Kasi, yun. Ang ganda ng eksena yun. Tapos, ang galing din na ano, nung artista, yung batang Ji-pyeong. Yeah, oo. Magaling siya. Kasi makikita mo talaga yung hurt sa mukha niya, yung distrust, ganyan. And when he found someone, there's the disbelief na meron palang ganong klaseng ng tao who will offer help kahit na hindi nila totoo. Parang hindi mo ka mag-anak, diba? Kasi, diba, yung meron yung payong. Tapos nakakatuwa din si Lola kasi parang sinasabi niya, binulong lang niya na merong susi doon sa birdhouse. Ay, sa, tama ba? Birdhouse yung tawag doon. Tapos doon, pumunta ka. Parang for her to offer yung, ano niya, yung tindahan niya, diba, ng corn dogs. Parang nakaka-touch siya in a way na ganon, may mga ganon klase ng mga tao na willing to extend help to other people. Ayan. Oh, ayan si Sam. Sabi niya, si Harmony, mahirap hindi mahalin. Ang mga lola gagawin ng lahat para sa mga apo. Nakakatuwa rin na kahit hindi niya kakilala si Ji-pyeong, binigyan siya ng chance at trust ni Lola. Ang message, I think, na maganda kay Lola is we only need one person to believe in us. Enough na yun para magtiwala sa sarili and mag-push sa'yo to achieve your dreams. That's true. Tama. Makita naman natin kung gaano ka successful na si Ji-pyeong. Mm-mm. Ngayon, parang, ano siya eh, from rags to riches talaga, at talagang tinrabaho niya lahat. So, although, syempre, nung una, ewan ko, nung una, parang nakakainis yung character niya, di ba? Oo. Parang nung una, di ba, nakakainis. Pero naiintindihan mo rin naman kasi dahil sa pinagdaanan niya nung bata siya. Pero, ang galing kasi ni Kim Seon-ho, parang yung mga mata niya talaga o pag umaarte, makikita mo yung change ng emotions. Meron doon, may eksena, I'm not sure kung, basta yung ano eh, yung parang tinali niya yung sapatos ni Lola. Later episodes na yun yung, tapos parang may sinabing nakaka-touch si Lola. Tapos nag-iba yung emotion sa mata niya, parang bigla siyang iyak. Parang na-touch siya. Pero ayaw niya aminin sa sarili niya na natatouch siya. Kasi ganun talaga yung personality niya. Character niya. Oo, yung personality niya. Totoo. Okay. Ayan, okay. Yan yung nag-time ng shoes. Ayan. Pinapanood. Ayan yung sa latter episode, nung pumunta si Lola para panoorin, ay para makita si Dalmi at gusto siyang dalhan ng lunchbox. Oo. Pero tama ba? Parang hanggang ngayon, hindi pa alam ata ni Ji-pyeong na mabubulag si Lola. Parang? No? Parang hindi niya pa alam. Mm. Ano kaya? Interesting to see ano ang gagawin niya pag nalaman niya yun, no? Na malapit na mabulag si Harmony. Eh kasi 'di ba sabi nga 'di ba ni ano ayaw malaman ni Ji-pyeong dahil may yung bata daw na 'yon parang gagawin ang lahat to repay her when in fact parang for her hindi naman na kailangan 'yon 'di ba. So yun din parang natutuwa ako dun kay yung sa ugali ni Harmony tsaka si Ji-pyeong yung parang yung push niya yung gratitude niya kay Harmony talagang all through his life eh 'di ba? Ganyan siya eh. Yun yung moving natutuwa ako sa relation. Actually, team grandma ako. Team Harmony, oo. Team Harmony. Ay, marami sa atin na Team Harmony, ah. Alam mo ba, i-post tayo na pictures lang niya. Talaga maraming maka Choi Won Dok si Harmony. Ayun, yes. Sabi ni Maricel, gusto ko din po yung si Harmony po. Yung separation of money po, di po niya inangkin yung pera ni Ji-pyeong. Oo. Hindi importante sa kanya yung pera eh. Diba sabi nga ni Ji-pyeong,
parang tinanong siya ni Dawson, parang gaano ba kalaki yung utang mo para gawin mo yan? Na hindi mo kayang bayaran ng pera mo. Sabi niya, kung pwede lang na, ano, kung pwede lang sana na mabayaran ko na lang ng pera, yung utang na loob ko sa kanya. Na totoo naman, na parang minsan sa buhay natin may mga ganon na hindi mo talaga mababayaran ng pera eh. Mm-mm. Totoo. Yung diba, boost na binigay sa kanya. Pa-successful na. Mm-mm-mm. Tsaka si Harmony kasi yung family na niya eh, diba? Na parang si Harmony, a stranger, in-approach yung isang bata na tumitingin, nakita ko ano yung pangangailangan niya, ibinigay ni Harmony. Tapos binigyan siya ng trust ni Harmony na sulatan ng letters yung granddaughter niya, ikaw ba yung isang, parang di ba, napakahirap gawin yun para sa isang grandma. Pero for her to help her granddaughter as well as another, ano, and to call him good boy pala ha. Kasi di ba, pwede namang maging salbahe si ano eh, si Han Ji-pyeong, pero to call him good boy, naniniwala siyang good boy si Han Ji-pyeong. Nakakatuwa, nakakatuwa lang din talaga yung relationship nila. So, yun. Team Harmony. Team Harmony. Ah, sige, dun muna tayo sa, dun muna tayo sa isang, isa pang lead, si Nam Dosa naman, pag-usapan natin. I'm so sorry. Tarang ang tagal natin pinag-usapan si Han Ji-pyeong. Kayo guys, ha? Guys. Asa na rin mga Team Dosa dyan? Magsilabasa na, oh. Mabait naman si ano Dosa. Ano mo ba sasabi mo kay Nam Dosa? Mabait naman siya. Naman siya at matalino siya. May mga decisions lang siya sa buhay nga pa. Makikita mo kasi yung insecurities niya, no? Doon sa episode na kinompare niya yung sarili niya kay Han Ji-pyeong, yung parang, why do you like me? The letters, parang, it's not me. Yung parang, yung achievements, it's not me. Parang lahat ng iniisip niya, it's not him. Except for the hands nga daw na gustong-gusto ni, ano, ni Dalmi. Pero yan, nung pumasok kasi, siya dyan, yung eksena na yun. Ang gwapo niya dyan. Totoo. Ano, grand entrance ni Dosan. Tapos yung ilaw pa, ang nakakatawa dyan, alam mo yon, may slow motion, tapos bumukas lahat ng ilaw nung papasok siya, di ba? Ang galing, very theatric. Yung mga ganyang bagay nangyayari lang sa K-dramas talaga eh. Oo, ayan o. Kakaiba yung lighting. Iba yung lighting. Tapos yung, syempre yan yung first time na nakita mo dahil nagpagupit siya ng buhok, di ba? So parang lahat ng tao, yan, nakangiso. Kasi mukha siyang nerd, di ba? Oo. Tapos nakakatawa yung buhok niya doon eh. Parang, ano ba yun, hair extensions or wig. Basta weird yung buhok niya sa simula eh. Oo, parang yun yung kasi the regular geek. Yun yung pagkaka-portrait sa kanya, in-stereotype siya. Yung maano, kulot-kulot ang buhok. At least walang glasses, di ba? Speaking of, ano, no, Dosan, makikita mo talaga yung napaka, parang opposite personalities nila, no, ni Ji-pyeong. Si Dosan, lumaki siya with his parents, sobrang suportado siya ng pamilya niya. But at the same time, yung mga expectations ng family niya, yun din yung naging source ng insecurities niya habang tumatanda siya kasi sobrang taas ng expectations sa kanya. Sa kabilang banda naman, si Ji-pyeong, wala siyang orphan siya, wala siyang mga magulang, wala siyang family who supported him. Kumbaga, self-made siya sa lahat ng bagay. Yun nga, until may tumulong nga sa kanya, si Harmony. Pero, aside from that, parang talagang self-made siya, di ba? Pero, nakikita mo yung confidence. Napaka-confident niya. Compare mo kay, ano, Dosan na walang, pagdating sa, even sa love, eh, di ba? Wala siyang, never dated, yung college, parang, may mga nagkakagusto sa kanya, pero nakakatawa dahil, nata-turn off dahil sobrang pagka-nerd-nerd niya, ganyan. So, yun. Ang galing din, very opposite. Pero very lovable characters. Both of them are very lovable characters naman.
Hindi mo naman maitatapon yung character ni Nam Dosan dito eh. Pero it's siguro the challenge was choosing between Han Ji-pyeong na siya talagang nagsulat ng mga letters na nagbigay ng comfort kay Dalmi. Na yun yung naging parang sabihin mo ng ideal guy niya compared to sa totoong Nam Dosan na wala talaga naman siyang alam, ba? Diba? Pero she's more or less parang yung pinapresent ni Nam Dosan yung sarili niya palang kay Dalmi. Although ang problema nga, kay Dalmi, meron na siyang expectations, can you say, na ganon. Pero pareho naman silang nag-work para dun sa attention ni Dalmi eh. So, yun lang din naman. Hindi, mabait si Dosan, di ba? Makikita mo naman yung actions niya towards Dalmi. Living mo na, diba? Living mo na. Kaya... Pero pag-usapan natin, may isa tayong pag-usapan na nakakatawang scene. Nagko-compete sila for ano attention ni Dalmi. Yung napunta sila sa bahay. Diba? Nakakatawa yun. Tapos parang ano sila, kung sinong magpapalit ng ilaw. Bug. Tapos si Ji-pyeong. Si Ji-pyeong may pagbubuhat ng mga libro. Mga halaman. Tapos nakakatawa yung pagkakasabi. Ako ang merong graduate ako ng ganitong engineering, ganyan. As if naman, it will matter kapag naglagay ka ng bombilya. Yung isa naman, shareholder, anong mas kinalaman noon? Sobrang fun yun. Tapos ang ending, magkatabi silang natulog. Oo, di ba? Sila so, ayaw nilang maiwan si Dalmi sa isa't isa. Oo, 'di ba? So, tapos parang nakakatawa rin yung scene na parang very awkward si Harmony tsaka si Han Ji-pyeong kasi they have to pretend na hindi nila kilala. Ang na hindi sila magkakilala. Ayun oh. Oo, totoo. Lapalabas natin yung funny scene na 'yan. Yan yung yung pinapaalis na ni Dosan si Ji-pyeong na si sabi Ji-pyeong. Niya, di ba may lakad ka? Wala, sabi nung isa. Tapos in-invite niya yung sarili niya. Oo, in-invite niya yung sarili niya. Ayan. Tapos nagpapatangkaran pa silang dalawa. Ayan. Ang popular. Oo. Diba? Ang winner talaga dito si Dalmi, ang haba ng buhok ay kakainis si... Totoo din yan, di ba? You guys are tall. Ayan. Sabi ni Lance Archie Toring, lahat gusto ko, why choose one? Sabi niya. Oo nga naman. Tama diba? Din naman yan. Oo, yan. Tama din naman. Kasi parehas naman silang may magagandang qualities. Meron din silang pagkukulang. So parang, pinupunuan lang nila sa isa. Uy, si Aubrey Carampel, Team Good Boy, all the way. Feeling ko, kayong mga taga-GMA, meron na kayong club na Team Ji-pyeong. Kailangan po namin ng Team Nam Dosan na magtatanggol po sa kanya at i-explain bakit kayo Team Nam Dosan. Panawagan po. Panawagan sa mga Dosan fans. Sabihin po ninyo ayan, kung sabi bakit. Sabi ni Sam, parang Dosan will always be competing sa old self niya na celebrated at proud sa kanya ang parents niya. Yes. Totoo. Totoo yan, di ba? May mga scenes nga doon na nakakaawa siya eh. Yung sobrang insecure siya, pero parang ang sarap sabihan na, okay lang, ano ka ba? Makapagtayo ka ng sarili mong company sa edad mo, di ba? Pero, despite yung mga, mga achievements niya, insecure pa rin siya. Totoo rin yan. Ayan. For... Ayan, sabi ni Daniel Magpanwa, basta wala nang tatalo sa pag-confess ni Ji-pyeong ng feelings niya kay Dalmi. Haha, bowl of noodles plus confess of feelings. Oh. Team Ji-pyeong ata lahat. Oo nga, di ba?
O, sabi naman ni Aubrey, like ko si Nam Joo-hyuk pero ibang charisma ni Kim Seon-ho sa Startup. Una ko siya napansin sa Strongest Delivery Man. Mm, honestly, okay. Alam mo, ako first time ko napanood si Kim Seon-ho sa isang full-length drama. Napanood ko yung isa niya, yung You Drive Me Crazy. Pero napansin ko na rin noon na ano, ang galing niyang umarte. Siguro talaga dahil galing siya sa theater eh, matagal siya sa theater, tapos baguhan lang siya sa mainstream. Ngayon lang talaga siya napapansin eh. Mukhang taon niya to, no? Oo. Kasi yung pag-arte niya, matalang eh. Nakikita mong naluluha-luha na siya. Doon niya in-express yung feelings niya, given yung character niya na kunwari nagde-deny ng mga feelings niya, pero makikita mo parang matlang. Uh-oh. Ang galing. Ang galing niya. Oo, yung scene na kumakain sila ni Lola, tapos tinatanong siya ni Lola, ba't mo pa ginagawa to? Bakit mo parang may feelings ka ba kay Dalmi? No. Sabi niya, no. Mm-mm. Pero yung mata niya, iba yung sinasagot ng mata niya eh. Ang galing. Totoo, magaling. Ano kaya? Ewan ko, iniisip ko lang ha, hindi ko alam kasi malamang tapos na naman tong drama na to. What if may possibility kaya kung katulad siya ng mga dati na yung mga feedback ng mga fans, given, kunwari, kung katulad tayo na ang daming Team Han Ji-pyeong, do you think may mangyayari? Mapabago? Oo, hindi ko alam ha, iniisip ko lang to. O, pero kawawa naman si Nam Joo-hyuk, no? Pero kasi na-build up na talagang second lead naman talaga si Kim Seon-ho, alam mo naman yun. Parang alam mo na sila ni Bae Suzy magkakatuloy. Well, at least yun ang inaasahan natin, di ba? Tama. Pero siguro babawi na lang kasi I think after Startup, meron na bagong drama na niluluto for Kim Seon-ho. TVM din to. Na siya daw yung and lead. And this time, siya na yung bida. Na, buti naman. At nakikinig sila sa clamor ng fans. Kasi, actually, kahit sa videos ng Swoon, saka ng TVN, talagang makikita mo doon karamihan Dosan and Dalmi scenes yung pinapakita lang nila or ina-upload lang nila online eh. Pero hindi makikita mo nag-upload na rin sila ng mga videos ni Kim Seon-ho. Oo. Tapos meron, recently yung Swoon, meron sila yung ano, parang compilation ng mga kung bakit marami ang may gusto kay Han Ji-pyeong. Oo. Eh kasi ba naman, ang gawin mo, magsimula ka pa naman sa character ni Han Ji-pyeong, di ba? Tapos i-mention lang si Nam Dosan. Hindi ba naman yung puso mo mauuna kay Han Ji-pyeong? Kasi si Nam Dosan ay isa lamang article sa dyaryo nung first episode, di ba? So parang ikaw, okay, sige. And then, ma-realize mo, shucks, ang laki ng role na plinay ni Nam Dosan, the real Nam Dosan, eventually dun sa rest ng drama. Kaya yon. Pero iniisip ko din, siguro yung way na nakikinig yung mga producers sa clamor for Kim Seon-ho, parang ang dami ng airtime. Totoo. Which is good. Hindi tayo nagre-reklamo dyan. Yung eksena yan yung funny. Diba? Away-away sila tapos magtayakap, natulog. Brothers nga daw, Hyung. Bromance. It's like pa, ending na nagmahal. Ang ending po talaga niyan, si Dosan po talaga at si Ji-pyeong. Ayan, nagko-comment si Isha Arcangel, and also ang hirap mag-decide kasi parehas nilang deserve si Dalmi, pero grabe parang Park Seo-joon datingan ni Ji-pyeong, huhu, tapos super lakas ng dating. Totoo. Park Seo-joon datingan ni Ji-pyeong. Talaga? Siguro for in terms ano, of
what's wrong, parang what's wrong with Secretary Kim kasi si parang si Kim Seon-ho, ang nakikita ko sa kanya, parang kung meron lang sigurong startup na Filipino version, parang nakita ko sa kanya pinaghalong Dennis Trillo and ano to? Paolo Avellino. Avellino. Oh, di ba? Pwede. Oo, pwede. Oo. Tama. Tapos yung kayang umarte ng ganun. Ako may Pinoy version lang naman. Tapos yung ganun ka-intense umarte. Pwede, yes, oo. Tapos exactly. Yung tindig naman. Ganyan. Oo, pwede. Yeah. Eh, sino yung ano, if ever, kung si Nam Dosan, gagawing Pilipino, sino sa tingin mo? Dosan? Wala akong maisip eh. Napaisip ako. Oo nga. Aubrey, meron ka bang suggestion? Si Aubrey, baka may yung mga kapuso dyan, oh. Mm-mm-mm. Oh, Paolo Avellino, di ba? Sa Lima. Oo. Ayan. Paolo Avellino. Si Kim Seon-ho. Oo. Sa acting, tsaka yung sa hulma ng mukha. Oo. Oh, ito. Si Ate. Ay, uy, Ate Hannah, it's not about startup, pero may kamukha kang Filipina actor sa Korea. Sige nga, Sino kamukha ni Hannah? I'm so flattered naman. Filipina actress sa Korea? Kamukha Korean lang. Sino nga? Sino? Na-curious tuloy kami. Filipina actress sa Korea? May kilala akong Filipina actress, pero Pinay na Pinay diba ang itsura, no? Na hindi kami magkamukha. Oo, si Cherish, diba? Oo. Pero mas... Magkaiba kami ng face shape. Sino kaya yun? Na-curious ako, guys. Share nyo naman. Oh, share nyo daw. Yeah. Okay. Next. Ano pa yung latest na nangyayari? Si Han Ji-pyeong, ano na siya, di ba? Nag-contest na siya ng feelings for Dan. Ewan ko kung napanood mo na yun. Kung hindi, na-spoil kita. Pinapakita na sa screen, pinakita na yung call. Oh. Ayan. Well, dapat lang naman kasi nasa episode 10 na tayo ngayon. Ngayong gabi, episode 11 na. So, mahigit kalahati na kasi usually 16 episodes lang naman to, diba? Oo. 16 episodes lang siya. At least the result, at least alam na ni Dali na kung sino yung tunay na sumusulat sa kanya. So, interesting ngayon malaman kung ang pipiliin niya ba is Nam Dosan of her past or Nam Dosan of her present. Oo. Yan ang tanong, di ba, ni Halmoni doon sa isang episode. Mm-hmm. Parang tinanong niya, Dalmi, kung ano, papipiliin ka, sino yung Nam Dosan ng mga letters noon o yung present na Nam Dosan. Ganyan. So, medyo may confusion si Halmi noon. At hindi ko naintindihan kung sinagot niya ba dahil biglang tumunog ang kettle, di ba? Ang galing. So, in-spoil tayo ng kettle. Ang hirap nun eh. Mm-mm. Kasi, meron na siyang nabuong idea ng Nam Dosan sa utak niya. Mm-mm. Kaya nga sinasabi niya parang nagtatawag siya. Bakit parang iba tong, parang iba si Nam Dosan ngayon pagkasama ko siya. Mm-mm. At the same time, meron na siyang na-build na memories with Dosan. Mm-hmm. Kasi sweet din naman si Dosan sa kanya. Totoo. Oo. So, tapos si, ano naman, si Han Ji-pyeong naman, most of yung tulong niya talaga yung toko sa work-related, di ba? Oo. Pero, yung pagsagot niya ng mga 400 questions ni Dalmi. Oo, sa taray niyang yan, meron at busy niyang tao, may panahon siya para sumagot sa daan-daang tanong ni Dalmi. Ni Dalmi. Tapos galit siya, kunwari, niloloko siya. Kala ko ba nagre-reklamo ka? Bakit yung itsura mo? Sabi ng assistant niya, why does your face tell a different story? Oo, napapangiti pa siya. Oo, tapos ako rin, parang... tapos biglang pasok ni Dalmi yung itsura niya. Parang tuwang-tuwa siya nung nakita niya si Dosan. Parang, ay... Ayan. Okay, sabi naman ni Lance, mm-mm,
let's appreciate naman po si Stephanie Lee doon. Galing talaga niya. Stephanie Lee is a mood. Si Stephanie Lee ba yung ano, yung kasama nilang lawyer? Yung designer? Yung designer. Oo, tama. Ano na siya ha? Bumabait-bait na siya. Mm-mm-mm-mm. Kasi nakaka- nakakainis siya, diba? Totoo. Bakit sinama niyo ito sa team ninyo? Mm-mm-mm-mm. Nung una. Pero ngayon, nag-improve na siya. Tama. Tapos yung ano, yung part na parang in-explain sa kanya ni Dalmi na he, she doesn't regret yung pag-choose daw sa mga decisions niya, di ba? So she's saying na hindi siya nagre-regret na i-choose yung graphic designer na yun. Kasi well, siguro, I think good judge of character, I hope, good judge of character si Dalmi. Si Dalmi, di ba? Pero yun yung isa sa parang running team dun sa story, eh, yung mga choices that she makes and yung sinasabi niya na hindi siya nagre-regret sa mga choices na ginawa niya. Siguro, parang, yung isa pa na gusto ko palang malaman is ano yung mangyayari sa kanilang magkapatid. Kasi yes, grabe yung sabi nga competition nila. Sam, isingit ko lang, magaling na artista si Kang Han-na. Daming beses ko na siya napanood. Madadala ka sa akin. Yes, oo. Magaling siya. Actually, mas... Napanood ko siya sa ilang movies din at saka sa Scarlet Heart. Di ba siya yung ano doon? Siya yung nag-iisang babae, yung princess. Mm-mm. Pero kontradida siya doon. Magaling siya actually. Magaling. Dito nga, hindi ko mararamdaman, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko towards her eh. Lalo na nung yung presentation doon sa... Oo. Asar na asar ako yung sapat. Alam mo, sa totoo lang, iniisip... Well... Maraming maganda sa startup, no? Pero marami ding parang, talaga bang mangyayari yan sa tunay na buhay na yung ate mo or yung kapatid mo iiwan ka tapos parang kukompetensyahan ka pa. Talaga bang na, pwede pa mangyayari yan? May mga ganun din eh. Pero yun nga, as you mentioned, magandang abangan kung ano mangyayari sa magkapatid. Kasi I think si Wan In Jay naman has good intentions din. Diba, minsan, binibigyan niya ng tips si, ano yun, si Dalmi. Dalmi, mm-mm. It's just that meron talagang competition sa kanila. Yung ultimate question of who made the right decision. Yes, totoo, totoo. As in, nung, ano, kasi I think, doon, alam, very... ano naman, very obvious naman na si Won In Jay ay merong mga pagsisisi. It's just that ayaw niya aminin. Mm-mm-mm-mm. Kasi kaya nga siya umalis dun sa company nung ano niya, nung stepfather niya. Kasi gusto niya umalis dun sa shadows ng stepfather niya and she wants to establish her own company to stand on her own. Siguro yun yung parang na-impress din naman siya kay Dalmi na from nothing, di ba? Iniwan ng nanay, tapos namatay yung dad. Pero nagpo-pursige pa rin siya to, ano, to be successful. Totoo yun. So, yun. Gusto ko sanang malaman kung eventually ba mare-resolve nila ng finally yung differences nila as magkapatid. Kasi feeling ko kulang din sa attention si EJ in a way na, for example, nagseselos siya noong in-encourage nung nanay niya si Dalmi, ganyan. Parang meron akong na-feel na jealousy. And then nung nakapasok sa sandbox itong si ano si Dalmi, di ba? Tapos pinakita niya sa nanay niya. Although very funny din yung scene na yun na parang, girl, bakit ka naman kailangan mong mag-pretend na hindi mo hinihintay yung nanay mo when in fact very obvious naman. Tapos si Injay din gusto niyang ipakita yung ID niya na nakapasok siya sa sandbox, di ba? So parang yun lang din. Sana maganda yung kalabasan yung silang magkapatid tsaka yung family nila. Tapos sabi ni Isha, naisip ko rin, what if si Ji-pyeong and Injay na lang? Alam mo, naisip ko rin yun. Kasi diba,
usual naman sa K-dramas yung love square. Oh. Pero walang ganun eh. Parang wala silang storyline ni ano. Actually, hindi ko nga alam kung sobra kung may interaction sila ni ano, ni Ji-pyeong. Parang sobrang limited, di ba? Oo. Parang wala akong masyadong nakita. Sa first episode, magkasama sila sa stage. Yun, nung naalala ko. Pero parang wala silang masyadong interaction ni Ji-pyeong, so mukhang malabo. Oo. Pero bagay sila. I think. Oh, kasi yung business acumen nila, yes, or ano, yun. Oo. Tsaka, parang magkaedad sila, di ba? Mm-mm. Oo. Mas... Parang same age, Mm-mm. Yan. Anong dahilan ba? Bakit gano'n na lang yung inis ni NJ kay Danny? Choice na lang ba? Lang ba yung reason? Sabi niya sa... Alam, oo nga, ang... Hindi masyadong na-explain yun eh. Kasi, lalo na nung sa first episode, di ba, yung bigla na lang siya nagbago. Nung naghiwalay na sila, nung sumama na siya sa nanay niya. Una, very close silang dalawang magkapatid. Tapos, nakikita pa sila, di ba? Every once in a while, nakikita sila dun sa restaurant. Tapos, bigla na lang, yung last na nakita sila, tinapon pa yung music box. Yung music box. Sa tatay. Parang, ganun, biglang na ganun. Kasi, makikita mo, mahal din naman niya yung tatay niya talaga eh. Oo. Di ba nung yung binubugbog yung tatay niya, tapos nakita nilang dalawang magkapatid? Makikita mo naman yung concern niya doon sa tatay niya. Pero biglang nung naghiwalay na sila ni Dali, parang galit siya sa kapatid niya. Oo, medyo hindi nga na-establish yung... Sabi nga ni Sam, hindi na-establish yung part na yun. Kasi hindi mo din naman alam kung meron bang ibang sinasabi yung mom towards sa dad. Na parang feeling ko naman, ang mean naman nun kung gagawin ng mom yun, diba? Pagod ba siya doon sa naging buhay nila na palagi lang daw fried chicken ang inuwi? Pero parang hindi nga natin sure. Baka nga siguro may regrets si... NJ, di ba? Oo. Tama. I think, tama itong sinabi ni Isha na feeling ko nainis siya kay Danny kasi proud siya na pinili na dad niya. Parang gano'n. Kasi maging hated pero okay naman sila. Medyo nag-uunahan lang. Yes. Yung pride lang talaga. Tama. Tignan natin. Anong mangyayari sa Oma ni Dalmi at ni Halmoni? Excited mamaya. Oo nga. Kasi sa last episode, di ba, kahit na galit na galit si Halmoni dun sa nanay ni Nadali, mukhang iha-hire niya dun sa kanyang corn dog store. Dahil nga wala makuhang trabaho. si mother. Mother, oo. Oo, tapos, ang masasabi ko lang ha, for someone na nakatira lang sa, anong tawag doon sa mga spa? Sa Jim Jilbang. Jim Jilbang, oo. Oo. Sa para sa taong nakatira lang sa ganon at palaboy-laboy, ang fierce ni mommy, ha, yung mga outfitan niya. Tinago siguro, ganyan. Pero feeling ko. Tapos nakakatawa siya kasi, nag-a-apply siya ng trabaho sa mga tindahan, ganyan. Tapos naka-outfit na donyang-donya. Paano ka nga naman matatanggap? Kapag diba? Biling mo mas manager pa siya sa manager. Pero mahal naman ni ano, mahal naman ni Harmony din si feeling ko, si daughter-in-law, except for the fact na iniwan, di ba yung nagkita sila sa sandbox, ganyan. Parang sinasabi niya, how can I love yung parang paano kita magugustuhan when you left my son, ganyan. Pero bit-bit niya yung, ayan, may ganitong food, favorite mo to. Diba? Anong lasa ng Korean corn dog? Speaking of food, ano daw lasa ng Korean corn dog kaya ni Halmoni? Sam, kung nasa Quezon City ka, marami kang makikita sa Food Panda. Corn dog 28. Corn dog 28? Anonas. Sa Anonas. Ayan, natikman na namin yon. Sobrang sarap.
Pa-deliver ka na lang. Not sponsored by pero okay din po kung i-sponsoran nyo kami. Pero masarap nga. Sobrang, pero ang gusto ko sa Korean corn dog, yung ano lang eh, yung cheese, yung mozzarella lang, yung walang hot dog. May binibenta ba sila yung may french fries din na corn dog? Yun, yes. Na-miss ko yun. Yun yun. Kasi, pwede kang pumili na wala, meron din yung merong potato. Oo, masarap yun guys, if you haven't tried it. Busog na busog ka sa isang, ano, busog na busog ka sa isang hotdog lang with french fries. And, winner daw yung off-cam staff ko. Say hello daw. Hello ka naman dyan, Ederick. Also, nabulot ako hi, sa, Sam. Sa isang friend ni Dawson. Sa Sam, ah, yes! Si Yong, Yong-san? Yong-san? Ano pangalan niya? Hindi si Choi-san, ha? Yung isa, si Yong-san. Si Yong-san, oo. Kasi, di ba yung mystery, kung sino yung magre-revenge? Oo. My gosh. Yung ginawa niya kay Ji-pyeong. Feeling ko, sige, let's talk about ano, yung mga mangyayari, tingin yung mangyayari sa ano, sa susunod na episodes ng Startup. Kasi, ang bitin dun, di ba, yung in-assault ni Yong-san si Ji-pyeong. Tapos na-reveal na siya pala yung gustong mag-revenge. Dahil, nung defense, ano ba tawag dun? Yung parang, Demo day. Ni-reject ni Ji-pyeong yung proposal or yung business model nung kapatid niya na naging reason para mag-suicide yung kuya niya, I think. So, pero what if hindi siya nakapasok sa sandbox, di ba? I mean, di ko lang din alam. I want ewan ko. Oo, syempre, anong pababaklak pa siguro. Sigurado meron yung flashback siguro mamaya. Mga 10 o'clock pala may ang episode 11. Talagang inaabangan na yan. Every weekend. 10 o'clock. Kasi ina-upload ng Netflix by 10 o'clock. Exact 10 o'clock talagang ina-upload na nila yan. Oo. Ayan. Ay, maganda ang surprise with yung kapatid pala siya nung namatay. Oo, di ba? Kaya pala parang dalit siya sa mundo, no? Itong ano na to, itong character na to. Oo. Although hindi masyadong halata. Sa mundo, pero hindi ko iniisip pa. Tapos nakakatawa pala yung mga fans. Naghuhula-hula kung sino daw yung magre-revenge. Tapos, may nakakatawa. Si Lee Min-ho daw yung magre-revenge. Bakit? Naka-ex na si Bae Suzy. Kasi, naipasok pa talaga yun eh. Oo. Ayan na. Ayan o. Yan yung eksena. Kuwawa naman si Ji-pyeong. Yan o. Malay ba niya? Diba? Na gano'n yung mangyari. Sinubukan naman nung isang ano taga-sandbox eh. Nung tinakbo niya, ang bilis lang to. Ang bilis lang talaga ng mga pangyayari. Hindi kaya ano yan, magkaroon ng effect yan sa demo day sa kanila. Oh. Sa company nila. Oo nga. Samsan. Kasi inasort niya, ano eh, investor, di ba? Oo. What if, well, tatanggalin ba siya sa company? Ganon? Or, magaganda yung mga dinadagdag nilang plot twist. Mahirap kasi kung sasabayan mo rin eh, kasi wala pong subtitle. Unless very, tinatanong Isha saan daw mapapanood ng maaga. Wait ka na lang, Isha, ng ano, oh, isang oras na lang. Isang, oh, yeah, oo. Oh, oh. Kaunti na lang yan. Sabay tayo maghihintay.
Kasi kung manonood ka ng streaming, yun, unless nakakaintindi ka ng Korean. Oo, totoo. Oo, tataba pa ng utak, sinali si Mimin ko talaga. O diba, ang kukulit nila. Totoo. Di sumisyong po talaga yun. What if ma, may bilang surprise cameo. Diba, minsan may ganun sa ending. Oo, diba, laging matalas naman nagka-cameo eh. Uso na ngayon pero, yun. Pero, I doubt. Ako sa masyado bang mataas ang talent fee? O medyo yan. Bukod sa, baka hindi nila afford. Oo. Baka, ano, may mga ill feelings pa dyan. May mga... Revenge. Pass is pass na. Oo nga. Naka-boyfriend na after ng iba. Di ba? Mahabang buhok talaga ni Suzy. Kasi, well, ano naman siya, one of the in-demand hottest young actresses ng generation niya. Oo. Pero swerte niya talaga, ha? As in. As in, living home. Kahit, diba? Mapa-real life? Oo. Or diba, ano? Mahaba yung buhok niya. Sa K-drama, masyadong mahaba ang buhok ni ate. Mm-mm. Ikaw ba naman ang pag-agawan ng Tosan at ng Ji-pyeong? Ji-pyeong. Yeah. Ayan. Ayan si Ji-pyeong. Ayan na. Oh, guys. Kasi naman, deny-deny pa itong si Ji-pyeong. Talaga nainis eh. No? Deny-deny ka pa dyan. Sabay-sabay din maghihintay. Sabay-sabay din iiyak. Oo nga. Ayan oh. Kuya, hindi mo pa ba gusto yung si ate girl? Eh, binabantayan mo habang natutulog. Tinulungan mo backstage. Although, sinasabi niya, it's all about work. Professional lang daw ang relationship, but alam nating lahat kung ano yan, Ji-pyeong. Pinadefine mo pang ibig sabihin ng jealousy. At sabi ni Lance, what if my last letter na hindi natanggap ni Dami galing kay Ji-pyeong, galing talaga ng mga writers, hands down po. Oh. Actually, I think sa mga napanood ko ngayong 2020 na K-dramas, isa yung startup sa mga masasabi natin na maganda ang pagkakasulat. Aside from, actually, Record of Youth maganda rin ang pagkakasulat. It's just that siguro marami hindi natuwa sa ending nun. Oh, yun nga. Kaya ko. Kinikilig ka sa ano, all throughout, tapos daw yung ending. Oo. Yun nga. Hindi. Oh, sana naman hindi lang lumaylay yung story ng startup. Kasi nag-peak na siya ngayon eh, sa episode 10, nag-peak na siya. Alam na, maga, na-reveal na yung secret ni Nadosan. Parang pinaka... kailangan na lang i-establish kung sinong pipiliin niya at saka kung magsasucceed ba yung Samson Tech. Kasi sa last episode, may choices na si Dawson, di ba? Kung hindi sila magkakaroon ng investor or hindi hindi magiging successful yung kanilang ano, kanilang app. Di ba kinukuha siya ni Alex? Oo, si Alex. Sa ano, Silicon Valley. Sa ano? Tusto? Tusto. One of the biggest companies daw. Seven. Sa Silicon Valley. Sa Silicon Valley. Yun yung kanyang, ano eh, second choice kung hindi man sila maging successful. Kasi ayaw niya. Si Ji-pyeong gustong mag-invest. If walang ibang mag-invest siya raw. Pero ayaw ni Dawson yon kasi it would mean, well, pride na naman, it would mean parang magkaka-handle siya sa kanya. Oo. Ganon. Pero sana maging okay sila, no? Si Dawson saka Ji-pyeong. Nakikita ko naman yung ano eh, kung kahit na sarcastic yung pagkakasabi niya ng Hyung niya, pero I think they have naman, may respect naman si ano, si Dawson kay Ji-pyeong, more or less. Pero maganda yung ano nila naman eh, di ba? I think lumaki na lang yung
gap nila dahil kay parehas nilang gusto si Dani. Pero nung una kasi, di ba, yung binabasa niya pa yung parang magazine article na naka-feature si, ano, si Kim Son ko tuloy, si Ji-pyeong. Kasi, kasi as an angel investor. Meron naman, nirespeto naman niya si, ano, si Ji-pyeong. Pero sana actually, ma-establish yung, ano, yung friendship. Kasi, okay. Tsaka come to think of it, mayroon din namang more or less utang na loob si Ji-pyeong kay Dosan. Dahil sa pagpayag. Doon sa mga kawir... Nung una talaga, parang hala, di ba, sinimulan mo, how will you get out of that kind of line? Oo, hindi kayo magkakilala except the fact nga na sikat si Ji-pyeong for investing at kilala siya nila, ano, nila Dosan. Pero other than that, parang weird na request yun, ha? And then, magbabayad ka ng ganong amount of money para lang, ewan ko, for me, very weird siya. Pero, syempre, it led them both to, you know, si Dosan for the first time nakamit ng girl, yung mga ganong incident. Tapos, etong startup na company, di ba, yung sa sandbox, ganyan. So, yeah, okay. Fair, more or less fair naman. So, yun ang aabangan natin ngayon, ang mangyayari kay Yong San at kay Ji-pyeong. Anong sino pipiliin ni Dali, pero baka most likely hindi pa yan tonight. Kailangan ano, meron pang pag-iisip. Kailangan pang pag-isipan 'yan yung mga ganyang ano, kaya pang i-extend ng one more episode yung mga ganyan kasi ano siya eh, hindi naman siya simpleng lie eh. Tatlong tao sa paligid mo yung nag-conspire. Well, should we say conspire or may lie na itinatago sa'yo. So, medyo mahirap tanggapin yun, diba? Tapos, kailangan niya talagang pag-isipan yun. So, sige, tignan natin, Dalmi. Okay. Bilang panghuli na lang, Hana, Team Dosan or Team Ji-pyeong? Ji-pyeong! Team Ji-pyeong ako. Sorry, guys, sa mga Nam-Dosan. Parang from the very beginning kasi, I'm rooting for him. So, pero well, tanggap ko naman talaga kung hindi sila ni Dami. Kasi nga, second lead siya eh. So, hindi talaga, di ba? So, if it's not meant to be. Pero natuwa ako sa lahat ng mga ginawa niya. Para kay Harmony, para kay Dalmi, para kay Dosan. Sa Samsantec. Yun lang. Kaya gusto ko si Ji-pyeong. You? Well, sila, magpapanggap pa ba ako? Team Ji-pyeong din ako. Yeah. Team Ji-pyeong. Kasi, ano ba, si Dosan kasi, sa ngayon ha, parang ang dami niya pang kailangan patunayan sa sarili niya. Diba? I think, for me, tingin ko lang ha, ito, ano, baka tanggapin niya yung job offer sa kanya sa True Story para to prove himself. Pwede, oo. I think. Kasi, well, si Ji-pyeong, parang, ang dami niya na sacrifices eh. Parang, deserve niyang maging happy. So, yeah. Ji-pyeong, pero I know na hindi siya ang pipiliin ni Dali. Yeah, okay na, and okay lang yun. Oo, okay lang and sa okay akin lang yun. Ganun naman anong talaga. Anong tingin mong mangyayari sa mga susunod na episodes? So, first, yung kailangan niyang abangan yung demo kung magiging successful. Tapos iniisip ko nga kung i-recruit si, kung papayag si Dosan na magpunta sa San Francisco, does it mean na magkakaroon ng time jump? Dahil kailangan maging successful siya. And then, anong mangyari kay Dalmi? Paano kung aalis na si Dosan, di ba? Kung tatanggapin niya. So, anong mangyayari kay Dalmi? Parang kasi given her background, ganyan, pero ang dami na niyang, alam mo, dun pala ako, Bileb, yung
pagkasipag niya sa pag-aaral niya, yung yung nagbe-burn siya. Isa pa yan sa oo. Only in K-dramas na mangyayari, no? Yung mga pwede mong matutunan lang sa panonood ng YouTube, sa pagbabasa ng mga napakarami libro. Diba? Ang dami niya natutunan overnight. Yes! Sabi ko, wow, diba? Ang dami marunos, niyang notes. Marunong na siya. Anong tawag mo doon? Due diligence. Yung mga natututunan ko rin. Ganyan. Tapos yung mga burn rate, wow. Yun yung mga natututunan ko. Anong mangyayari kay Dalmi? Kay Dalmi, yes. Umalis si Dosan. At mawala ang... Pero, tingin ko nga may time jump dyan eh. Mm-mm. Baka magka-time jump. Kasi sa ngayon, parang sobrang... Yun nga, ang dami pang dapat patunayan ni Dosan. Tapos... Mm-mm. Balik na naman sila to stage one, parang, di ba? Una sila na, parang sila na ni Dan. Pero dahil sa nangyari, dahil na-reveal na nga yung totoo, balik friends muna sila. Oo. I'm rooting for Dalmi, na sana magkaroon siya ng magandang, magandang opportunity for her to prove herself. Kasi sobrang naawa ko nung tinanggal siya sa trabaho, pero magaling naman siya. So, sana mayroong makarecognize ng talent niya at i-recruit siya. Or pwede rin niyang gawing big company, yung corndog ni Halmoni. Di natin alam, di ba? Since marami na siyang alam. Pero yun, I'm also rooting for her. Not because lang dun sa love team nila, pero more or less na maging successful din siya sa, dahil din may mga sacrifices din naman siya na ginawa, more or less based sa mga kwento ni Halmoni, di ba? So, yun lang din. Okay. Hanggang dito na lang muna at sabay-sabay tayong maghihintay ng 10 o'clock para sa episode 11 ng Start Up. For more yes. Usapang Hallyu, please visit and subscribe sa aming YouTube channel and visit our website for K-drama reviews, news, and recommendations, hallyudorama.com. Okay, so makipangirl din kayo sa amin sa aming Facebook, Twitter, and Instagram account. Just search at Hallyudorama. So join us again on our next episode kasi nag-prepare kami ng mga interesting topics na pwede nating pag-usapan. Yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa episode natin ngayong gabi. Bye guys! Bye! Ingat kayo! Happy weekend! Happy weekend! Enjoy watching later!